Hey, ama nga. Sila nga yun, yung nasa masikip na ano, yung parang masikip lang na saktong-sakto lang. Your tapos team is ganyan, banning. Naka-wallpaper. Yeah, sila nga yun. Ganda ha, tayo nang lupit ha. May t-shirt na, may jacket pa. Ang ganda naman ng management ng ano, ODK. Your team is banning. Para sa kanilang ano, team. Huh? Naka-jersey na, may jacket pa. Okay ha. At ito syempre, Johead Matilda Paquito Burado sa ating mapa. Ah, magsaside naman ng ating cute boy. Syempre, tingnan natin kasi sino magiging first team. Ano namang kaya putaw. At tinanggal ni KSNY yung kanyang favorite na Johead. Ano namang kaya putaw na yan? Surpol na yun. Kesa maibigay sa kalaban. Your team is picking. Kadalasan kasi ganun. Kaya putaw. Laging ganun. Siyempre, dito naman sa ODK, priority nila dyan. Kaso wala nang Nathan eh, wala pang pakito. Okay, Selena, pang control ng mapa, all good, para sa side ng ODK. Ha? Your team Olo, is picking. Olo. Kupra to! Kupra na this! Nye, iniisip ng cute boys, baka magling na to eh. Baka magling to. Feather Earth, right? Hey back, your team is picking. Okay. Your team. Ayun na, link na nga, sabi ko na, link na. Wala na. Talagang anticipated na ng cute boys na magli-link yan kaya napaka-upra na. Napaka-upra na. Ano to, popol ng kupal? Your team kaya, is banning. Post fight. Parang alangan ito. Pwede pa ba yun? Palag-palag pa ba? Palag-palag pa ba? Come and join me in my Your team is picking. Atin na natin. We will see for pick ng ating ODK. Mautak din kasi tinanggalan nila ng Alice ang ating cute boys. Mautak din cute boys. Tinanggalan nila ng ano, Lunox. O eto. Saan tayo? Come on, Dexter. Your team is picking. Atay, eto na mga kaibigan, syempre. Gold lane na Claude. Tatapatan niya ng Cute Boys, Datalong Boys. Bakit? Recris Ardientes. Bakit Datalong Boys? The spirit of the mountains calls upon you. Ano ibig sabihin? Time and tide wait for no man. Your team is picking. Ruby Beatrix? Axe? Axe ng Dota 2? Balm? Pwede rin yung hero ng ano, ODK. Okay to, Barot. Ulit to, ang unat. Kaya-kayang kumurli ng cute boys dito, mga kaibigan. May feather strike naman sila eh. Yan na natin. We will see. Kaya eto na mga kaibigan, simulan na natin this in 3, 2, 1. Let's go! Boss muna tayo mga kaibigan. Syempre, maraming salamat. Muna tayo.
At ito, maraming salamat sa pagpapakita ng ating cellphone sa... Yes! Yes! At ito na nga mga tambay, let's get back into the game! At ito na, Yaku! Bak na! At ito na mga tambay, sa ating game number 1, best of 3 series ng ating cute boys laban sa ating ODK Heroes. Matindi, mainit ang bakbakan na ating inaasahan mula dito sa ating dalawang kubunan. Tama! Kasing tindi, kasing init ng ating papremyo dahil mamimigay nga tayo ng ating Tambay TV shirt o 500 pesos via GCash. Pag umabot nga po ng 500 ang ating mga viewers, saan pang hinihintay nyo mga tambay, naku, i-share nyo na ang ating stream at itag ang ating mga tropa para syempre nag-e-enjoy ka na. Kumikita ka pa! At eto na, pakilala natin. Malulupit na players for both teams. For the side po ng ating cute boys, nandito nga Mama Coco or Nasty Coco, mga tambay, para sa kanyang Hayabusa. Nandito si Wensi, gagamit ng kanyang Farsa kay SNY sa kanyang Cobra. Boss Arn! Bago to yako, Boss Arn. Ang gagamit dito, mga tambay, ng ating Balmond. At syempre, Wayan, si Tselem Wayan para sa ating Beatrix. Tama ka dyan, Yaku. At ito naman sa side ng ating ODK Heroes. Herbs, gagamit ng Selena dito. Dry o Dree, gagamit ng kanyang Damus. Ken, naglink na. Ian Murphy, gagamit ng kanyang Claude. At syempre si Light, ito yung kanyang Barats na matgas. Another kill coming from ODK Heroes. Mga kaibigan, patay ang dalawang miyembro ng Cute Boy. Naku, mga katambay, ODK Heroes, ha, minsan na po silang lumaro. Minsan na ito nakapasok sa ating single round robin. Although, yes, yes siya ako. Nakaano sila, lumaro sila single round robin natin. Kasabay nila, Praxis Armada. Praxis Armada, ODK, magkakasabay sila nun, Yaku. Kaso although, hindi sila nakaano ng playoffs. Yes, Yaku, nalaglag din sila kagad sa ating single round robin. But still, Yaku, meaning say lang, Yaku, talaga medyo may arit, may kakayanan ang ODK Heroes, mga katambay. Kaya huwag niyo masyadong ini-small yan. Naku, pero syempre, cute boys, hindi na kailangan ng mahabang introduction to. Although ito si Boss Arnie, hindi natin ito pamilyar sa atin, mga katambay. Tempest of Blade, ginamit na delikado. Pero player out sinagot dito ng ating Zelda Mwayan. O si Wayan na lang ngayon, mga tambay, wala na si Tselem. Wayan na lang, Yaku. Wayan na lang, no? Yes. Pero eto na nga, mga Sir Kip, ang ating pakbakan, 0-2 ang ating score nito. Kapisado mo, ha? Tselem Wayan yan. Oo, Tselem Wayan, Yaku. Saka to si Yaku. Ay, Mama Coco shit, binalik na naman yun. Oo, Nasty Coco, Yaku. Ginawang Mama Coco. Pero wala na yung shit, Yaku. Wala na yung shit, Mama Coco na lang. Mama Coco na lang. Dating Nasty Coco, ngayon, Mama Coco. Mahilig talaga sa Coco. Kay SNY lang yung nagbabago. Pero tapos si Wensi Cornejo, Yaku. Oo, si Wensi. Dapat ganyan. Hindi nagpapalit kasi mga katambay, kayo rin. Sisikat kayo. Halimbawa, si Coco ba, pag nagpalit pa ng pangalit, ginawa niyang kick. Tapos next time, binahin niya sa Coco. Tapos di nakapatid. Pag sasabihin mo kay Coco, pirato Coco na to, di makapatid sa kanyang pangalan. Dapat talaga mga katambay, syempre, tayo. Branding yan eh, branding. Yung pangalan nyo, oh, pag-isipan niyo mabuti. Okay naman magpalit kayo ng one time pag may naisip kayo ng pangalan na talagang gusto niyo nang dalhin sa inyong career. Pero once na may pangalan kayo sa career niyo, dapat talaga mga tambay, huwag na kayo magpalit ng magpalit kasi diyan nga kayo makikilala ng tao eh. Pero eto tayo sa ating bakbakan, ako nakabawi ng ating na cute boys dito. Isa ang napatay pero 1-3 ang ating scoreline, but in terms of gold, just a 600 gold difference. Pero ito, delikado mga tambay, ang ating Balmond dito, ikot-ikot technique. Naku, walang masasabi ang washing machine mo dito kay Ken na may gamit nga ng ating link. Baksak dito si Balmond mga tambay, pero ito kay SNY na corner yata, tatlong membro ng ating cute, ODK Heroes. Pero pababayaan nila, sabi nila, that is just a boss fight. Huwag natin pasinin yan, hayaan mo siya dyan. Hayaan mo siya dyan! Naku, sabi nga, sige, maglibang. At na nga mga katambay, KSNY just getting the experience dito sa ating mga minions. Tama. At naku, hindi nga abot dito ang ating Boss Arn. Pero eto mga katambay, sa ating middle lane, syempre, ang ating Barras naubusan ng mana. So, uwi muna siya rito at kailangan nyo mag-restock. Pero first strike, ginamit na dito ng ating Wensi Cornejo, clearing minion waves. Sa matala, si Mama Coco hindi pa masyado naging efektibo. Pero eto na mga katambay, nagkita yung dalawang core. Pero atrasan lang ang ating magkabi ng punan. Si Boss Arn dito, nahihirapan. Naharapin nga si Tree na may gamit ng ating Samus. Ayun. Pero eto na Yaku, the second turtle support grab. Sinisimula na yan ng ating ODK mga katambay. KSNY with the Tyrant's Revenge, kinasala. Pero hindi niya itutuloy. Grabe, 5-man rotation. Full commitment for ODK just to take down this turtle. Tempest of Blade, ginamit na rito. Sino makakuha
ODK pa rin mga katambay pero KSNY right go. Safety kay Dre and he will fall down. One member down sa side ng ating ODK. But they managed to take that turtle. So meaning say that is a very good trade-off mga katambay na ating nasaksihan. Yun mga kaibigan ako syempre pero yung pera mga kaibigan ba't ganoon lumalamang pa rin ang ating youth boy isang 100 piso. Pero eto ang ating mama kokoshit baka makakuha pa ng late game ang ating Team Blue. Pero syempre Yako at tulad nga ng sinabi ni Yako Monty, parehas palang top 10 to mga kaibigan. Nang galing na, naka-experience na. Ibig sabihin, na-experience ng mag-campion sa isang qualifier, sa isang bracket. At ito, syempre, KSNY tumanon gamit ang kanyang Tyrant Revenge. Sabay, Rage! Hindi! Dahil kinahit siya ng ating life, mga kaibigan. Pero Federer Strike ang sagot ng ating WC dito. Life mapapatakbo sa kamay ng ating cute boys. At ito, to the rescue, ang ating, syempre, ODK. Double kill kaagad, mga kaibigan, para sa side ng ating ODK sa may basag pa ng first tower ng middle lane. What a play coming from ating team red. Ang ganda, bilis ng response. Yes. Mga kaibigan. Tsaka sakto Yako yung kabisal araw doon. Tumama nga rito kay Wyan na may gamit ng ating Beatrix. So they managed to pick feeling up that cell of Wyan. Feeling ko nun, cute voice mga kaibigan eh. Sapagkat nakalimutan ko ang ODK. Yes Yako. Yung pala top 10 din pala to. Eh kung ganun, mababago na ang aking pananaw. Kaya nga sabi ko kanina sa kanila, Yako eh, ano yung kinatatakutan nila dito? Sabi lang, cute boys to. Sabi ko na kung hindi nga alam yung ODK. Oh, eh, kahit ako, Yako, kahit ako, nakakalimutan ko ng ODK. Kaso ang problema, Yako, ODK, wala akong, si Herbs, natatandaan ko to. Si Herbs, siya lang. Ay, Ian Murphy, ito, medyo familiar ko si Ian Murphy. Ay, iba na yung lineup nila. Ito, Yako, yung lumaro na, no? Kaya sila natalo sa ating single round robin. Kasi playoffs siya ako, napakalakas ng kanilang pinakita. Sa ating qualifiers, napakalakas ng kanilang pinakita. Pagdating niya ako ng ating playoffs, ng ating single round robin, na-disband sila. Ito yung nawala ng hero, Yako, nawala ng core. At yung core nila, hindi ko masyado maalala yung pangalan. Yung ODK? Oo, Yako. Pero wala rito yung core na sinasabi ko na yun. Yung biglang nawala sa kanila, kaya sila medyo nakulelat. Pagdating sa ating single round robin. Nabago yung ano nila, yung lineup. Six man yung lumaro, Yako, ng single round robin. Kaya yung sinabi nila, kaya medyo hindi maganda ka nila pinakita. But this time around, nakita mo man niya ako. Sobrang agresibo, galawan ang ODK dito. And 3-7 in the scoreline. Pero, cute boys, yung kanilang binubugbog ngayon, mga kaibigan. Ito, may ipit yata, pero nakapag-tempest of late ang ating gun dito. At makakatakbo siya dahil nakaharang ang malaking barats dito sa gitna. At walang gagawin yan, mga kaibigan ako. Ang ating Balmond, napaikot-ikot lang na si Boss Ain. Para sa ating cute boy. Pero Yako, kahit na pinubugbog dito yung cute boys, Yako, in terms of killing, ha, makita mo yung gold dito, hindi pa rin nagkakalayo, hindi makalamang ang ating ODK heroes in terms of gold. Talagang dikit na dikit pa rin, 21,000 magkabilang kupunan kahit na 3-7 ang naging scoreline dito. Not to mention, pagdating sa turret dito, sumasagot din ang ating cute boys. 2 turret down ang ating cute boys, same thing din sa ating ODK heroes. At sa gold nga, hindi nagkakalayo. So meaning say, don't get deceived dahil lang sa lamang dito ng killing ang ODK, eh nakakalamang sila. Ay nako, medyo... Kaya na daw, Yako, si Iba Jerry daw. Oh Yako, yung nawala. Yung natatanda mong malakas mag-core dati sa ODK. Yon, kasi nga Iba Jerry lumaro siya Yako sa ating qualifiers at maganda yung pinakita. Pagdating ng single round robin, nawala si Iba Jerry. Kaya so medyo naiba yung momentum ng ating ano. Pero yun ang hihingi ng post ang ating Cupra. Kanino yun? Blue side Yako. Blue side, boys. Blue side. Yes, Iba Jerry Yako mo. Sabi nga rito ni Johari Gabriel. Yes, tama. Si Iba Jerry nga yung sinasabi natin. Mga katambay dito sa ating liga. Walang back-to-back champion na naganap. Pero this time around, magkakaroon ba ng chance ang ating Archangel na mag-back-to-back? Malalaman natin yan. Pero yung sa pinapakita ngayon ng ating mga teams dito, especially yung the qualifiers, napakalupit ng ating mga bagong strategy na nasasaksiyan. So definitely makakita tayo ng mga bagong team na makakapasok sa ating single round robin. Not to mention niya ako yung Sunspark, isa sa mga mabibigat ngayon dito sa ating bracket B. Not to mention SP Empire is in the bracket B as well. Together dito sa ating cute boys and ODK heroes, of which nga nakikita nyo ngayon, napakita ng ODK na ako talaga namang dekalibre ang galawan na ating nasasaksiyan. Dekalibre mga kaibigan, walang tau boots pala dito dahil nadala na naman tayo sa kamalasan ng ruleta ng kapalaran. Bakit naman nandito naman sa bracket B lahat?
Sama-sama yako. Di man lang winatak-patak ng ating ruleta ng kapalaran. Pero yako, maraming natuwa dyan. Siyempre, yung mga nasa bakit, bracket. Bakit? Bracket si tsaka bracket. Tama. Sabi, sige, pagsama-sama mo lang. Tama. Magsama-sama na kayo dyan. Oo nga naman. Give chance. Kumbaga, taan. Nabigyan ng chance yung iba rito. Kasi, iba, parang iba. Pag nagkasama, kasi ako, pag nagkahiwa-iwalay, bak, cute boys, napunta isang bracket, tapos ODK isang bracket, tapos yung SB isang bracket. Wala na, sila na naman niya ako ang makikita natin sa ating top 10. At dahil sa nagsama-sama niya ako, isa lang sa kanila ang pwedeng pumasok kaya, sa ating top 10. Kaya, swerte yung A. Parang ang A ang pinakaswerte, Yako Monte. And ako, Yako, hindi na mali ka doon, Yako. I beg to disagree, Yako. Oh, bakit? Yung A, Yako, nandun yung pinakamagandang kupunan. Bakit? Nandun yung Miho, Mika, sa grande team niya ako, yung Miho Esports. Napakagandang kupunan nun niya ako. Sabagay, talagang ano yun. Top of the line niya ako. Top of the line yun. GLS yun, pare. Talaga naman mga tambay. Fuel injected, top of the line. Oo. Pero eto na nga, the Lord is Super Grab. Nasa na nga ba yun? Nasa hindi yung ano natin. Ay, hindi na. Pero eto na nga tayo mga tabay. Naku, wala pa kumukha ng ating Lord. Pero si Rina nakabang na dito. Puting prop. Atrap. Para syempre may vision. Pero eto, Dricado Club dito. Will fall down on the hands of Cobra. Na paano tayo doon mga tabay. Sinaloy Blazing Do It. But despite that, buhay pa rin. Si Herbs ang na lang daw yako eh. Marami palang bago eh. Si Herbs na si lang Herbs daw. Lang natira. Yun nga ako siya kaling pamilyar na sinabi ko kanina. Pero yung Ian Murphy parang galing sa ibang team. Ha? Ian Murphy, parang galing sa ibang team. Sa ibang team to, si Ian Murphy. Kasi familiar yung pangalan niya. Ian Murphy. Amsin Yahoo, sabi nga rito, ni John Edisi Ramirez. Nako. Omsing ba niya? So, ano yata ito ah? Tagapiho yata ito si John Edisi. Yes. Pero eto nga, matabay na ako. Magkakabakbakan pa, magkakapasukan ba? Pero nako, they're taking so much time to take this Lord. At 50 seconds away, mag-e-enhance na nga ang ating Lord. Well, let's see mga tambay. Eto na, Cobra. Sisimulan na nga ba ang ating Lord? Atrasa muna, magkabilang kupunan. In terms of late game dito, even ni Mash, para sa akin mga tambay, may palag ang isa-isa. Kaya naman. Pwede rin, oh. Sa part ng cute boys, meron naman din sila dito. Pero syempre, nasa execution ni Ian Murphy to. Yes. Kung paano niya tatapusin ang ating laban. Nako, let's see mga tambay. Semi-damage din pala si ano. Eto yung ako, si Khan. Malapit to si Khan niya ako eh. Maraming ganyan niya ako yung Khan. Iba-iba yan eh. Depende na lang niya ako. Depende sa pang ano mo. Kung bastos ka, iba yun. Alam ah. Hindi ganun niya ako. Ay, hindi ba ganun? Pasensya ka na pare. Bastos ako eh. Una na kita. Hindi ganun ako. Haman tayo ako. Bootsam tayo dito. Oo. Wala tayong mundi dyan mga tambay. Pero ito nga pinapanatan na nga ang ating Lord. Well, let's see mga tambay. Ako na dito kay SNY papauwi rito. Tyrus Revenge naman ang tatlo. Beautiful play! What a big by coming from KSNY. Although he will fall down and two members na galing sa likod ng cute boys placing duet na masakit. Wala ba tinamaan niya ako si Wyatt sa kanyang ulti rito. And when si running for his life, running low with that flicker in mula rito sa ating life. And ako. Four members now ng ating cute boys Yaku and ODK has the chance to take this Lord. This is a level 1 enhanced Lord. Tignan natin paano didepend sa ating cute boys dahil wala sigurado challenge na magaganap mula kay boss andito. Medyo delikado. Well, let's see mga tambay. Eto na, magkaka-depensahan na tayo paglabas ng ating Lord. Na-secure na nga yan ating ODK Hero. 6-12 in the scoreline and 2.5 goal difference in favor yan ng ating ODK Heroes. 3,000 pare ha. Yes. Alas isang core item para sa ating ODK. Tinamahan pa lang ha, Bizalaro. Yung natutunog na si KSN, mga kaibigan ng ating cute boys ha. So, kuha muna ng purple buff ang ating Mama Coco. Titingnan natin kung makakabangon pa ba ang ating young cute boys dito sapagkat nandito na ang ating Lord approaching top lane na to. Tingnan natin. Pero yako mas maganda saan sa ODK Heroes dito. Unahan nila yung Lord dito. Basagin nila yung tier 2 turret sa ating top lane. Therefore, yung skill ng Lord ma-preserve para sa bad tier 3. Bad Fox. Nasa bracket din yun. Top 10 din. Top 10 din yun eh. Pero bukod nga doon, parang wala na. Uy. Diba? Oh, sa bad Fox. So, bukod eh, kahit papano, hindi naman kaya siyang mapalagan. Hindi siya ganun kaano makatapin. Well-known, kumbaga. Oo, well-known. Bago pa lang siya. Especially, nagkaroon sa single round robin, eventually, magandang pinakita. Pero, do it not because mga tapay. Baksa kagarito. Wala yata, tinalo yun eh. Yung bad box.
Nanalo sila ng game niya ako, pero series medyo hindi ko maalala. Parang series wala, pero sa game niya. Nanalo, may points sila yaka. Pero eto, Tyrant's Revenge, di pa ka tumakamakatapay na pabalik pa rito. Isang saan ka punta na kain niya ng bass dito? Inuntog sa bato. Delikado, baksak dito ating Balmond 2 and down sa side ng ating Cute Boys. Sabay pasok ka. Clear turret sa ating bottom lane. Mga tambay na ako. Grabe, pinapakita ODK Heroes dito ah. They managed to take down one tier 3 turret ng ating Cute Boys dito with that level 1 enhanced door. At ito na nga ang ating Kianmer B. Montoli pa rin sa pasok dito. Better respect game namin na. Pasok dito with the bouncing ball. Natunaw din nga ako ng ating Tatmos. Napakabilis. Matunaw ng isang 3 ng ating ODK na si Tatmos dito sa may middle lane. At ito, pulasan na muna ang mga soul. Pero hindi pala, palag-palag pa rin dahil si Paring Ken gumamit na ng Tempest of Blade. Pangtaboy lang sa mga soul para masungkit niya yung purple buff ng ating Mama Coco shit. Oh! Grabe yan! Kala mo ha, Mama Coco ha, maaabot ka. Pinapahabol pa. Nanalo sila Yako, panalo sila sa 1M ha. Sa 1M, nanalo sila. Yes. So, 9 and 10 eh. Sino nga may 9 and 10 na yun? Matatandaan ko, Bad Pax yun. O, 1M. Bad Pax, 1M Yako. Oh. Pero ito, syempre, sobrang tanga ng Balmond. Grabe naman yan. Grabe naman sa sobra. Hindi so, mo pwedeng ano lang. Yung sobra, tama wala solution doon. Galit na galit na si Anton is back. Oh. Ganda pa ng pangalan mo, Anton is back ha. Ba't na wala ka ba? Galit na galit siya ako si Anton is back. Oo, oh, Anton is back. Dapat na ipangalan mo muna, ano, Anton is missing. Oh. Bago yung Anton is back. Hindi ka pa naging missing, naging comeback na kagad. Parang epic gumalaw, early pa lang, 0 to 9. Sa bagay, hindi natin mapagkakaila dahil lang ODK, top 10 team din pala to. Yes. Oo, oh, tinig si Yako Monty Gabisado yan. Okay, hindi na itatat na. Isusulat kasi yan mga tambay. Isusulat sa kanyang libro yan. Eh. Ako, libro ng ating karunungan. Kagulangan. Kagulangan. Libro ng kagulangan. Oo, nasusulat yan. Nasusulat yan. Hindi karunungan, kagulangan. Oo, nasusulat. Pero eto, another oh, libro ng kagaguan. Parang mas bagay yung kagaguan. May dalawa. At nasasaputan ka na ni ano dyan. Nasasaputan ka na pa. Yaw, ito pati. Ha? Ilipat. Saan? Okay. Hindi ako pwede na ba yung pwede na ba? Ah, okay. Kaya ako dito, kaya ako dito. Kaya ayusin natin. Yes. Pero eto ang Yaw na ako. Delikado rito. Okay, SNY. Tutupan naman sa Tempest of Blade. Kinin namin na. Baksak pa. Zoom and down. Ang ating Cute Boys. Mga tambay. Wednesday ko Neho. Together with SNY. Natumpan na rito. And the chance to take down the skirt. Pero shadow kill. Napaksak at mga tambay. Baksak din ang ating nasty. Ikaw ko. Isama mo na si Wyan. At si Boss R na lang natira. Para dumepensa. At naku, easy lord diba? O tatapusin na. I think pwede na tapusin yung laban dito. Dito abin sa laban. Oo, tapusin na yan. 5, kamate! And there we have it. ODK Heroes will take game number 1. Grabe, managed to defeat ang ating Cute Boys dito. Grabe. Yes, congratulations. ODK Heroes securing that game number 1. Grabe, grabe, grabe. At eto, syempre, MVP of the game. Walang iba, mga tambay, kundi si Khan. Khan lang, walang karugtong yun, mga tambay. With this thing, with 9 kills, 0 death, and...